pinsan ng Microsoft Media Server Technology at ng desktop computers. Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company ang dulang Tanikalang Lago. Lahat mong gawain ay nababatid ko. Bilingid sa akin anumang balak mo. Isaias 37:28. Ako po si Nerea Cruz. Isa na po akong mananampalataya. Pero sa gitna ng aking pagsasama-sama sa mga gawain patungkol sa ating Panginoong Jesus, ay nakadama po ako ng kalungkutan. Ito ang kalungkutan ng pag-iisa. Kaya upang maibsan ang aking pag-iisa, nangarap at nananalangin ako nang makakasama ko sa buhay pamilya ang lalaking pakakasalan ko. Pasok! Uy! Nerea! Halika! Pasok ka! Kumusta na po kayo, Pastor? Nako! Napakaganda ng ginawa ng Panginoong Jesus sa Isabela. Talagang daman-daman namin ng team ang presensya ng Diyos. Malakas ang kilos ng kaaway pero mas makapangyarihan ang lakas ng ating Diyos. Maraming nagsitanggap, lalo na yung mga taong tagalabas. Uhaw sila sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Wow! Pastor, purihin po ang ating Panginoong Jesus. Naku, kung maisasama lang po sana ninyo ako sa mga ganyang gawain, willing po akong sumama, Pastor. Oh, bakit hindi? Dahil ang misis ko ay kabuanan ngayon, hindi talaga kami pwedeng sumama sa pagmimisyon. Delikado para sa kanya ang mapagod. Naku, alam mo naman yon. Lahat kinakaya. Kaso, nasabihan na siya ng doktor, bawal siyang mapagod. Kaya pumayag na rin na maiwan siya. Kaya ikaw ang isasama. Talaga po, Pastor? Sige po. Kailan po ako aalis? Sa Miyerkules na. Pinagpaalam ka na namin sa mga magulang mo. Naku, sila nanay at tatay pa. Ay, walang problema yun sa kanila. Payag yun. Baka naman anak, doon ka pa makahanap ng life partner mo. Inay, bundok po yun. Isa pa, pag may misyon ang gagawin ko po ron. Naku, ikaw naman nanay. Oh. Bata pa yan si Nerea. Ayoko pa mag-asawa yan. Hayaan mo muna yang enjoyin ang pagiging dalaga ng anak natin. Oh, ayan inay ha. Narinig mo. Ayaw ni tatay na makipag-boyfriend ako. Kaysa namang tumandang dalaga ka. Naku, kung hindi nagtyagayang tatay mo sa panliligaw sa akin, malamang wala ka sa mundong ito at tumandang dalaga ako. Naku, ikaw pala si Nerea. Napakagandang dalaga mo ah. Manay, basta anak ng Diyos, maganda. Eh, ikaw rin naman ah. Maganda ko kayo, Manay. Salamat. Wala ka bang maliligaw? Eh, sa palagay ko naman, dito sa inyong baryo, kahit bundok dito ay, may mga kalalakihan rito na maglalakas loob na ligawan ka. May mga maliligaw naman ako. Eh, kaso, taga malayong baryo. At dito naman sa amin, ang mga binata rito, ang doon, nagsibaba sa Maynila. At ang iba naman, nang ibang bansa na. At kung may magsisiuwi naman dito, ay may mga asawa na. Halos lahat ganun. Kaya pala, puro mga batang lalaki at binatilyo ang mga miyembro ng church dito. Basta ako, ang gusto kong mapangasawa ay may takot sa Diyos at hinding-hindi ako pagtataksilan. Naalala ko na naman tuloy si Darwin. Talaga? Sinasagot mo na ako?
Kahit hindi ako kasabi sa inyong church, Nerea? Kasi, ang sabi ko sa Panginoong Jesus, dadalhin kita sa Kanya. Okay lang ba? Okay naman yun eh. Basta kung nasaan ka, edi nandun din ako. Sige, tatalo ko sa inyong church. Bakit si Darwin pa? Hindi siya mananampalataya, anak! Lasinggero siya! Alam mo ba yon? Alam ko naman po yun, Nay, eh. Pero ako magdadala sa kanya sa Panginoong Jesus. Kaya ko naman siyang alalayan. Willing naman siyang samahan ako sa mga gawain sa church. Anak, hindi ako nakikialam sa tinitibok ng puso mo. Kahit di siya mananampalataya, payag akong maging nobyo mo siya. Ang kaso, anak, kung ako nga yung ama mo ay di tumitikim ng alak nung binata pa. Dahil masama talaga sa kalusugan ng alak, anak. Tay, wala naman pong nakasulat sa Biblia na masama ang alak. At si Darwin, nangako na din siya na hindi na siya maglalasing. Alang-alang po sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam yun. Lasing na lasing ako nung gabing yun. Pareho kaming dalawa ni Alona na nakalimot sa isa't isa. Nabuntis ko siya. Di siyempre, kailangan pakasalan ko. Pero Darwin, nagtiwala ako sa mga pangako mo sa akin. Nerea. Na hindi ka na maglalasing. Pero ginawa mo pa rin ito kaya ka natukso. Nerea, please. Darwin, paano naman ako? Minahal kita. Minahal kita. Mahal na mahal. Asa pa naman ako na akin ka, pero hindi, Darwin. Hindi pala dahil natukso ka. Pa rin ako natuto. Nagmahal pa rin ng hindi mananampalataya. Tapos yun, hiniwan din ako ni Roger. Mas pinakasalan pa niya yung nasa ibang bansa. Iniwan akong kawawa. Panginoong Jesus, sana naman po yung inilaan mo sa akin yung na makakasama ko sa buhay yung may takot na talaga sa'yo. Yung Kristiyano na po. Kahit naman po hindi siya pastor o misyonero o evangelist, kahit simpleng tao lang, Panginoong Jesus. Pero yung lumalakad sa inyong kalooban ay blessing na po ito sa akin. Ilayo mo po ako sa mga tungso at frustrations ko. Tinatanong itong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang na lang pagmamahal na inalay ko sa iyo. Bakit ikaw ngayon ay yes? Sino po ba kayo? Hello! Ako po si Nerea. OMG! Ang gwapo niya! At ang kanyang mga mata, ang pupungay. At mabuti yung mga ngipin. Talaga tong si Brother Ray, ginagawa pa akong pain para lang maanyayaan yung lalaking to. Pero, gwapo talaga tong mamang to. Miss,
Di mo na ako sinagot. Hello? May kausap ba ako? Ay, oo naman. Ako yung inutusan ni Brother Ray para anyayahan ka na dumalo sa Sunday worship namin. Eh di ba, dalawa kayo na susundin ko? Nasaan na yung kapatid mo na babae? Yung ate ko. Naku, umalis na. Baka nasa church na niyo yun ngayon. Pero ito, ready na ako. Talagang ito si Ray. Ikaw pa talagang inutusan na sunduin ako. Kasi alam na alam niya na kahinaan ko ay ang kagaya mong maganda. Kaya di na ako tatanggi. Let's go na, ni Raya. Ha? Okay. Tara na nga. Ay, Lord. Huwag mo nang ilapit ang loob ko sa taong to. Huwag mo nang patibukin pa ang puso ko. Pagod na akong umibig sa mga hindi mananampalataya. Ilayo mo ko sa panunokso ng lalaking ito. Hindi siya Kristiyano, Panginoon ko. Tama naman ang pastor ninyo. Tama naman si Ray. Kailangan talaga ng tao ang Diyos. Pero hindi sa inyong church. Walang santo at tribulto. Si Ray, walang bisyo. Ako, meron. Marami. At saka, may sarili na rin akong relihiyon. Hindi ko na kailangan ng mag-born again pa. Ligtas na ako. Dahil may sarili akong relihiyon. At ito ang makapagliligtas sa akin. Alam mo, Agustin, hindi naman ang relihiyon na makakapagligtas sa kaluluwa ng isang tao, kundi ang relasyon ng isang tao sa Panginoong Hesus. Agustin, minsan lang mamatay ang isang tao, at pagkatapos nito, ang paghuhukom. Kung sakaling dumating sa iyo na masawi ka, alam mo ba kung saan ka patutungo? Sa ibang kabilang buhay? Bakit ba tinawag na born again Christian ang ating grupo ni Rhea? Kasi ang tao, mamamatay ng minsanan lang. Pero maaari siyang ipanganak na muli. Ha? Paano, ni Rhea? Ibinahagi ko sa kanya ang ebanghelyo. Tumanggap naman siya sa ating Panginoong Hesus dahil nakumbinsi ko naman siya sa tulong naman ng banal na espiritu. At sa biyaya ng Diyos, ay naligtas ang kanyang kaluluwa. Naging magkasintahan kami, parang switch on and off. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nauwi nga ito sa kasalan. Sa aming pagsasama bilang mag-asawa, nandun pa rin yung tampuhan na nauwi sa away, hanggang sa muntik na kaming maghiwalay. Pero sa biyaya ng Diyos at sa kanyang lakas, naging payapa na ang aming pagsasama bilang mag-asawa. But we need pa rin ang inyong mga panalangin. Ito naman ang realidad eh. May tampuhan at kung minsan ay hindi pagkakaunawaan. Salamat sa Diyos at naroroon siya palagi sa aming kalagitnaan. Biyaya ito ng Diyos. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayong karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan. Isaiah 58:14. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang. Tanikalang, Lagot, isinulat para sa radyo ni Jerry Peñaloza. Binigyang buhay ni na Nancy Lasarte, Joe Plasiego, Jerry Peñaloza, William Ortega Pimentel, Diana Bailo Nacional, Eva Moratalia Gomez, Isaiah Mirafuentes. Sa direksyon ni na Jerry Peñaloza at Dean Camacho. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli,
sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.